kay Kyok, ayan kay Ariel Gaho, ayan BFF ko yan, number one basher ko din. How about you? Any shoutouts, Bay Max, before ayan, we start? Shoutout lang din sa lahat ng nanonood dito, si Mark, uy. Justin, si Ruan. So, one ng Eruption Squad ang gusto mangyari. Gusto ko yun dito. Na. Ayan, gusto ko sa mga predictionaries. Nagpa-predictionaries yes. Na kagad sila dito. No? Talagang sumasali na rin sila sa balitaktakan natin, guys. Sa 1-1 daw si Zane. Dahil 1-1 gods daw siya. Yung kilala ko nga 1-1 eh. Kang nanginggit lang sa skin. Ano na nangyari, Prof. B? Ay, sorry, natulas, guys. Pero ito nga, heading on na tayo. Uy, mga fresh from MCL to ah. Uy, grabe. Mga championeries to ng MCL risk, no? Magre-reset. Yes. Oh, last week, huling nga Sabado or Sunday, kinuha nila to. Pero eto na nga, no, game number one tayo, Maring Athena. Based on the current lineup dito, saan ka? I'm siding with Eruption Squad for late game. Talaga guys, double marksman pa rin kasi to. They have the Sylvana as well. How about you, Baymax? Kanina sabi ko, Lorde Kumu ako. Pero pupunta ako tayo ngayon dun sa Eruption Squad because they have the Natalia na pwede mag-online sa early game at mag-buy time para kay 1-1 and Yisun Shi to gather on late game. Diba? Pero eto na, let us go into the Land of Dawn. Series number 1, game number 1, Lorde Kumu versus Eruption Squad. Suntu ka na, Maria Tina. So, kayo na versus. Talagang may gigil. And on to that map muna tayo, guys. Sa bottom side is yung XP lane. Sa top, yung gold lane natin. Sa mga hindi nakakaalam, yan. Quick recap lang. And focusing on the items, guys. And focus sila sa Hunter's Knife, which means that they will be focusing on their own respective. Pero ito, ang lalim na naman ng Natalia. Uy! Going in? Uy! Kala ko gagawin niya ng combo-combo kasi level 1 pa lang siya doon, Dana. Yes, actually good thing yung ginawa ng Lancelot natin doon na yes, nakalabas yung purple buff pero yung mismong katawan niya as a Lancelot nakatago doon sa boost. Pero onto the top lanes, talaga namang very aggressive plays coming from both sides of the team. Pero Eruption Squad pa rin siyempre ang makakalamang with the help of Mira na nag-rotate as of now. Kailangan nilang mag-ingat when it comes to the ano the ganks na pwedeng gawin na isang Natalia. Pero eto na nga, uy, on the top lane naman, Harassan is still on the go. Si Shocker naghabang sa damuhan, pero si Siris papasok dito with the ejector na ba? Marikatina, Troy, ang bakbaka natin dito. Naku, delikado ka ligayan ng Bruno natin. Papapag-dash out lang dama para maligtas yung sarili niya. Shocker almost taken down by the Gelhead, pero with the help of the Alice, ang bilis ng follow-up nila. Naku, talaga ng mga hindi makakasabay dito ang Elorde. Kumu as Fierce is still on the go, mama. Ikot lang natin dito sa mapa kung makikita nyo guys on the bottom lane yung 1-1 natin hindi masyadong nag-a-advance because two of the members ng Elorde Kumu nandito, mali at ayan, sorry, nabahing ako ng very slight on Baymax, pero I'm still safe, guys. Pero right now, spotting dito si Mira. Ooh, look at that, flicker just to disengage. Nice timing for that Johed. Pero, ang magiging cause naman ito, early Jakot, of course, and an advantage should actually take down the energy shields, diba? Bones na naman. Yes. Nako, ang aga. Actually, yung first blood natin, hindi na ganun kaaga. And as of now, the turtle is being taken by the Elorde Kumu. And for the map control, I think hawak nila to, even though sila ang nakuha na ng first blood dito ng Eruption Squad. And as of now, wala tayong contest na makikita. I like it the way na yung Eruption Squad natin is still playing safe, even though alam nila na meron silang Natalia. Kasi tulad na sabi natin, hindi palagi no na kayo yung makakalamang sa isang laban. Kaya it's better to play it safe. Yes, you're right. And playing it safe ngayon, si Palabok against Kamaon. Ako po, that is four members. Lumipad na dito sa Jesus Cristo. Ingangala na. And one, binigyan ng isang maike. And that will be a one for non-exchange. Pero doon sa top lane natin, meron ding skirmish na nagaganap. Jin Santi versus Big Was with a one for an eye. Pero dito si Palabok na sa sandwich. Na isang matindi pang merienda dito ng Eruption Squad. Pero kamuntikan pa lang naman, guys. Ang tindi naman ng rotation nila dito. Very aggressive Baymax against Elorde. Even though kanina nasa side ng Elorde yung network natin, ngayon unti-unting humahabol and another one ang maiispatan dito. Oh, bagsik with the thistle will escape. Maria Tina, yung aggression na hawak ng Eruption Squad dito is because of the Natalia kasi talaga, no? Pero look at this, no. 3 minutes 30 seconds into the game, 0-2 tayo. Eruption Squad hindi pa rin nila nahawakan yung gold lead, no? And look at the item. Almost both sides of the team, comparable items, magkapareho pa lang dirman. Pero on the middle lane, there goes a pick off para sa side ng Lorde Kumu. And you're right, kanina nung draft natin, no, they have the Matilda just to counter out Eruption Squad tuwing pumapasok si Natalia. Why? Mm-hmm. The idea is that they have the guiding wind, guys. There is yes. A bonus
skill na pwedeng lumip. Ayan yung nakikita natin, ano, lipad kung lipad, maladar na guys kapag dito sa mapa natin. But right now, Eruption Squad taking things seriously and slowly lang muna dahil medyo lugi sila pagdating sa teamfight into the early game. Tama ka dyan, Maring Athena, and Eruption Squad still underperforming in terms of gold, no? Compared sa Ilorde Kumu. Why? Kasi nakakakuha ng gold plating yung Ilorde Kumu natin, even though nakakalabas sa kanya Eruption Squad. Pero on the top lane, another setup is bound to happen. The guy dito on Feral Just is going into the blood. Oh, ultimate! Pero look at that! The damage dito ng Lance. Ilan napakasikit. Mabagsik talaga Kamao going in with a circling eagle. Good thing that Jin's sanity hindi na yata makakaligtas. I was just about to say that with the flowing blood, he will escape. But no. Hindi kaya. Elordic Kumu going in with bagsik talaga with the Lance. Diba binigyan niya lang na isang maigi tapos pininish off dito ni Kamao. Yes, kasi this early on to the game, ang isang list naman talaga, Maring Athena, we all know na hindi pa siya ganun kataas when it comes to stacks, no? So, yes, kailangan niya parang mag-ingat and focus on farming early on to the game. Pero on to the top lane, nakukuha na rito yung outer tier Druid, man, Elordic Kumu. What's out to the bottom lane, si Kirksey nga ba mapukuruhan? Uy, may pag-recall pa nga doon si Kirk TZ, pero hindi makukuha dito ni Kamao and Palabok. Si Kriston doing a nice job in defending the bottom lane turret, but si Mira dito naghahanap ng pwedeng maispatan, pero masyado siyang malalim. I think he's wasting too much of a time, Baymax, roaming around the map, and hindi yan nagsa-favor sa kanila, lalo ngayon going into the 6-minute mark tayo. Mas maganda mag-online isang Natalia pagkadating sa 5-minute, meron ka ng around 2 kills. Meron na, oo. Yes, and look at that. Tumalo na ga dito sa X-Shocker with Imperial Justice, pero sila pa ang napapasama dito ni 1-1. Oh my gosh, Elordic Kumu knows their strategy against this Mira. Hinahabol dito ni Palabok. Hinahabol dito with a guiding wind. Oh my gosh, with the normal attacks, will they be able to take this down? I think, yes. Because that will be the 4-3 score para sa side ng Elordic Kumu, mga kaibigan. Oh my God, turn rose. Baymax, what went wrong? What went wrong there is masyado silang nag-overextend. Inasahan nila yung Natalia na makapick off from behind. Pero tulad nga ng sabi mo, that Natalia, hindi pa ganun kaganda yung score niya. Wala pa siyang proper item to set off on the team. And level gap siya compared dun sa support ng kabilang side, which is si Kamao. Look at the level of Kamao. Level 8. Boys, yung Natalia natin still at level 6. So dun pa lang, alam na natin, nalugi siya. Wala pa rin siyang Blade of Hefta CES. And yung Alice natin dito, going for the Calamity Reaper with the Clock of Destiny. Sa other side, look at the Bruno, going for the Berserker's Fury na kagad with an endless battle. Boys, yung Lancelot natin dito, medyo may kababaan yung gold. But still, lamang pa rin siya kung i-compare dun sa kabilang side sa Eruption, di ba? Exactly. Wala pa silang... Mahirap kasi sumugod sa isang gera nang wala kang spada man lang, guys, or wala kang shield. Talagang papapakinggan ng buhay dito. And look at that. Iris right now being aggressive. Even though that's a Sylvana, mas labang pa rin dito yung Johid natin just as Baymax mentioned earlier, guys. Kung kanina, draft boy, sabi namin, Eruption Squad, parang mas nakakalamang. I think they didn't use it to their advantage, Baymax. Hindi nila na-unleash yung full potential, kumbaga. Pero right now, Mira... kaya si Natalia. Hindi niya nagagawa yung job niya rin, Baymax, no? Mm-hmm. Oh, look at that. Actually, I was expecting na kaya niyang i-hunt down ang isang Matilda. Mm-hmm. Pero as of now, because nakakalamang nga yung Elordic Kumu, hindi siya makapick up ng ayos, hindi siya makapili na tatargetin at siya pa magiging target yata dito. Aray ko, counter go pa nga dito. Sila palabok, sila pa ang napasama. Napakaganda dito ng Torndo si Kamao. And ni Lancelot, pero hindi yata sila tutuloy dahil Fierce and Tigwas will be focusing their marks on X-Shocker. Oh my gosh. Inbis na pang initiate yung ultimate, pinantatakas na lang, Baymax. Grabe. Pantat. Wala kasi silang no choice, Maring Athena. Hindi sila pwedeng basta-bastang sumabay dito. They know the potential na hawak ngayon ng Elordic Kumu. Unlike them, na hindi nila ma-utilize kung ano yung kayang gawin ng team nila. Yes, they have the Alice. Meron din silang Mountain Shocker to locate the location of the enemy. Eh, ano nangyayari? Kahit nalolocate nila yung location, napipikupan pa rin sila. They need to find a way para ma-stop yung current momentum ng Elordic Kumu. Because if you look at the current map right now, yung map control natin, hawak ng Kumu. Whereas Eruption Squad, hindi na masyadong makalabas sa turret natin. And that's not good for them because too hyper carry yung bit-bit na larito or too marksman. Kapag may two marksman tayo, ang pinaka gusto nyo is makapag-farm yan pareho. And hindi nangyayari yun sa Eruption Squad.
hindi sila nakakapag-spread ng wings nila, kumbaga guys. And that is 17, or rather 7,000 gold lead or 8,000 against Eruption Squad, guys. Elordi Kumu right now, very confident. Going to be defeated with a director against Exhaust. Nilabahan na siya, Jack, dito kama. Oh, 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 lipag-lipag with a circling eagle. Pero YSS with a free shot will take out a kill. Pero dito si Mira mapapasama dahil makakasalubo sila. Palabok! Oh my gosh, make it a 2 or no, make it a 3 for 1. Double kill for that Lancelot. Grabe naman dito si Bagzik. Naramdam natin yung charisma and aura nila. Elordi Kumu right now has a free lord in their hand. Baymax, Eruption Squad, wala masyadong maipang sagot. Kung hindi pa siguro lumalim doon si Kamau, hindi sila makakuha ng kill actually, Baymax. Actually, si Kamau lang talaga. Mistake lang ni Kamau ang nangyari doon. Huh? Pero kung iisipin mo, kung nagkataon na may item yung Eruption Squad on that very last teamfight, they could have won. Ang ganda ng pasok ng Alice natin, the damage output sana na pwede niyang ibigay sa ganon kasikip na lugar, no? Kung may item yon, malamang sa malamang sila yung nakalamang. And because wala pa, na meron na siya Clock of Destiny and Calamity Reaper, as of now, hindi nila na fully utilize, yes, no, yung ganong klase ng teamfight. And with the ejector na ginawang setup doon ni Fierce, talagang dito mo makikita yung ano nila eh, yung communication skill. Kung sino yung uunahin nila, kung ano dapat yung gagawin nila, no, na kukonnect nila sa isa't isa. And looking at the items kanina guys, lamang ng dalawang core item dito yung mga main or core heroes dito, Elordi Kumu against Eruption Squad. Pero right now sa Big One, makikipag-hit lang kay Jinsanity, siya pa ang unang aalis. X-Shocker on the other hand, with the piece na makakatakas pa rin naman. Pero look at that, base turret onto the top, make it drop pa nga ang mga nasasaksihan natin right now from Elordi Kumu. And going in na naman dito si Fierce against Chan, taga naman combo-combo skills ang natatanggap nila. Look at that, lumipad na nila sa Tristop. Wala sila masyado magagawa dahil nandito na agad. Galit-galit sila, kamao, kamainin mo ang kamao ko in your face because Elordi Kumu will be it. The game number 1, Baymax, Eruption Squad right now.